gising at tanggalin natin yung kanyang bulb, yung bulb spring, para ma-bulb lapping na natin to. So ganito lang po ang pagtanggal ng kanyang bulb lock. Ayan. Yung kanyang bulb stem seals, tsaka yung bulb seal. So yung bulb spring, yan. Alright, so tanggalin natin yung lumang bulb seal. At ito po ay natuyuan ng langis, kaya yun, ano siya, general overall. Okay, so palitan na rin natin ng mga oil seal. So yan na, tayo ay mag bulb lapping. So yan, ganito lang po ang pag bulb lapping. At gusto ko lang po is yung manual, ganito lang. Kasi di tayo sanay dun sa gamit tayo ang grinder. Ay, baray na pala, sorry. So medyo baka masobrahan natin sa ano, sa pag bulb lapping. So ito na, at napalitan na rin natin ng bagong bulb seal at na bulb lap na natin. So yan, wala nang singaw yan. Okay na ang lahat, at ibabalik na rin natin itong mga bulb spring. So ito yung ating ipapalit, yung kanyang buong rocker arm with housing. At yung kanyang camshaft, yan, palitan na natin ng bago kasi nasira po yung bearing niya. Okay, so budget mill lang tayo, TTGR lang. Okay, so salpak na natin to. Alright, so pinalitan na rin natin ng bagong bearing. Original na bearing po yan, pang Mio. At saka connecting rod, yan. So okay na lahat, at wala na itong alog. Okay, yung connecting rod po yan is Makoto brand. Okay, so salpak na natin to. So ang pagsalpak mo na ito is ganyan lang. So kailangan natin mailagay muna yung kanyang tawag dito, timing chain, at yung kanyang timing chain guide sa taas bago mailagay yung connecting rod. Yung crankshaft. So ganun lang. At ngayon isalpak na natin yung kanyang cover dito, yung crankcase. So yan ang bearing natin, 6322. Alright, so salpakan na. So ito yung kanyang timing chain. Napalitan na rin to ng bagong timing chain din. At timing chain guide, pinalitan na rin natin dahil nasira rin siya. So umbaga sa ano is matagal na daw itong motor na to. At sobrang ingay nito nung una. Nung dinala dito sa shop is sobrang ingay. So nang nabuksan natin is nakita natin na sira na yung kanyang crankshaft bearing, at nabasag pa yung kanyang rocker arm housing. So okay, so salpak na natin to. At paalala lang sa mga motor dyan, so ano lang po tayo, maintain lang sa ano, pag change oil. Kung maaari is every month mag change oil po tayo, kaya 1,500 or 1,000 o 1,200 ganon is mag change oil na po tayo. Huwag po nating tipirin ng ating motor sa langis, dahil yan po ang buhay ng ating motor, ang langis. So paki ano lang po, ito po ay paalala lang ulit. Okay, so yan, salpak na natin tong housing, yung kanyang crankcase. So gagamit po tayo ng rubber mallet sa pagpukpok ng ating crankcase. Huwag pong martilyo at baka mabasag. Okay, salpak na natin tong kanyang kabiyak. So lagyan na natin tong kanyang tornilyo.
Yung mga tornilyo niya, ilagay natin, bali dalawa lang po yan. Isa dun sa gilid, sa may labas, at isa sa loob. Gamit po tayo dito ng Terence na 8mm. So, ngayon ilagay naman natin itong kanyang chain dito sa kanyang fuel pump. Yan. So, ganyan lang yan. Tapos, ilagay na natin yung kanyang gear sa fuel pump. So, ayusin muna natin to. Okay, so ilagay na natin yung kanyang mga tornilyo dito sa ating fuel pump. Bali, dalawa po yan. Okay, so tamang higpit lang po mga ka-racing, huwag po masyadong sobra at baka mabali. Okay, so yan, salpak na natin itong kanyang gear dito sa ating fuel pump. So meron pong timing yan at i-timing nyo na lang po at hindi naman po papasok yan pagka hindi siya naka-timing. Okay, so salpak na natin at standby lang mga ka-racing. At pagka nailagay na yan, siyempre ilagyan natin yung kanyang lock. Ayan siya. Yung pinakatakip niya. Okay, so hindi naman kayo magkakamali din dyan dahil naka-timing din po yan. Ako nakasukat po siya. So ganyan po yan. Okay, so lagyan natin yung tornil yung dalawa. At tatakpan na natin to. Siyempre, ilalagay muna natin yung kanyang mga gearings dito sa ating bindex. So, lagyan muna natin to. Okay, so nilagyan na natin at nagpitan na rin. So, next na tayo dito sa ating bindex gear. Yung papuntang stator motor natin. So, ilalagay natin to dito sa taas. Okay, so ayan siya. At ilagay na natin itong kanyang gear dito sa ating starter motor papunta sa bindix po yan. Ayan, so yung malapad po yung papunta sa loob, yung maliit na gear is yung papalabas. Tapos next naman natin is yung kanyang bindix. So bago rin po itong kanyang bindix kasi yung kanyang luma is maluwag na, nalalaglag na yung mga bindix sa loob. Okay, so okay na at nailagay na natin. Next naman natin is yung kanyang bearing sa gitna. So lagyan natin ng pampadulas para ano, hindi siya basta-basta masira. Okay. At ito na yung kanyang bindix gear. So, lalagyan na natin to. Daan-daan lang at konting ano lang ito. Tulak, papasok. Okay, so yan na. At naisalpak na natin at tama lang po yan. Dapat pumasok sila sa gear sa taas yung maliit. Okay. So, pwede na natin ilagay yung washer. May washer po yan. Ayan. Tapos yung kanyang lock. So baliktad yung ikot nito. Okay, so higpitan na natin muna ito mga ka-racing. Standby lang. At after nito is doon na tayo sa stator at magneto. Okay, so ito na. At isalpakan natin yung crankcase. Alright, so
dandan para kumantay po sa ating mga butas doon sa tornilyo. Okay, konting pukpok, gagamit tayo pa rin ng rubber mallet para safe ang lahat. So, dito na tayo sa kanyang stator. Siyempre, lagay mo natin ng tornilyo. Alright, so yan, ilagay na natin yung kanyang stator at next nito is yung kanyang magneto. Salpak na natin yung magneto dito. At after nito na maisalpak yung magneto is doon na tayo sa kanyang block tsaka sa head. Alright, so let's go mga ka-racing. Enjoy watching. Alright, so yan, at natapos na tayo dun sa kanyang right side. At dito naman tayo sa kanyang head. So ito yung ating gagamitin cylinder block, GY6125 standard size. So salpak na natin to at ipapakita ko sa inyo kung paano ilagay ang piston ring, kung saan yung kanyang tamang distance ng ating mga dulo-dulo ng ating piston ring. So ayan, yung kanyang oil ring at yung base ring at yung top ring. So pakita ko sa inyo. Bottom ring tsaka yung top ring pala. Okay, so let's go. Alright, so yan na. At salpak na natin. So ipapakita ko sa inyo kung paano yung marks ng ating mga piston ring. Ayan siya. Kung makikita nyo. Ganyan po yan. So dyan nyo ilalagay yung sa may mga guhit. Yung mga dulo-dulo ng ating piston ring. Ayan po yung mga putol. Yung kanyang guhit. Ayan siya. So dun nyo ilalagay yung mga dulo-dulo niya. So para hindi po mag-usok o umusok ang inyong motor pag kabagong refresh o bagong lagay ng block or piston ring. So ganyan po siya. Ayan. So nakalagay na po dyan yung oil ring dito sa baba, yung tatlo, tapos yung bottom tsaka yung top ring. Okay, so nag-gets nyo na siguro. So kayo nang bahala mga ka-racing. At ganoon lang po ang paglagay. At ilalagay muna natin yung mga piston ring. At standby lang at enjoy watching. Alright, so yan, natatapos na tayo. At nailagay na natin lahat ng piston ring doon sa ating piston. So ngayon, isasalpak na natin ito dito sa ating connecting rod. Okay, so yan, nailagay na natin yung kanyang pin at yung kanyang pin lock na ilagay na rin natin. Okay, so pantay lang natin doon sa butas ng ating connecting rod at itulak nyo na yung kanyang piston pin. Ayan, dahan-dahan. Dapat magaling kang mag-shoot para mabilis mong mailagay ito. Okay, so yan, naisalpak na rin. At ngayon, syempre, bago natin lagyan ng pin lock sa kabila, is lagyan natin naman pandulas yung ating piston. At syempre, para safe tayo at hindi tayo magbibiyak ulit ng makina, lagyan natin ito ng tila or kahit na anong pwedeng ilagay nyo dyan, basta pag lang mahulugan ng mga matitigas na bagay sa loob ng makina. So yun, bago natin isalpak itong kanyang pinlock, ang tawag dyan yan, para hindi po lumabas yung ating piston pin. Okay, so salpak muna natin ito. Alright, so yan, nailagay na rin natin yung kanyang gasket. At ngayon, nilalagay na natin itong kanyang block. So, siyempre, nilagay natin ang pampadulas yung kanyang block para mabilis maipasok dun sa ating piston. Dahil sure ball na masikip po ito dahil bago yung ating piston pin, ay piston ring tsaka piston. Okay. So, konting pampadulas lang. Lagyan na rin natin ng grasa yung kanyang
sa may gasket na part. Okay, so salpak na natin to. So dahan-dahan lang at dapat pantay po ang ating paglagay nito, ang ating piston dito sa ating block, para hindi po siya maipit or masira yung ating piston ring at hindi siya masikip ipasok. Kasi dapat po pantay-pantay po yan. Konting galaw-galaw at diin papasok. Pababa pala. So yan, at ilabas natin yung kanyang timing chain at tulak na natin pababa once na pumasok. Okay na, ayan. So ganun lang mga racing ang lagay ng block dito sa ating piston ring. Piston. Alright, so konting pupok lang ang ating rubber mallet para mas sumikip or may sagad ng mabuti. Yan. At ilagay na rin natin yung kanyang timing chain guide sa baba. Ilagay natin yung timing chain guide. Ayan. So yan, lagay na natin yung kanyang base gasket. Yung metal po yan. Yung lata na gasket. Dito sa kanyang part ng head sa taas ng block. Okay, so salpak na natin itong kanyang head. Ayan. So pagsalpak nito, madali lang naman is meron siya kasing stud yung kanyang papuntang block. So ipasok nyo lang po yun dun at salpak na, tawag dito, nakapit na po yan. Okay, konting pukpuk lang. At ilagay na natin itong mga tornillo nya dito sa papuntang block. Dalawa po yan. Okay, so yan, salpak na natin itong kanyang camshaft. At after nito is yung kanyang rocker arm with holder. So yun na yung last natin. Tapos pagkatapos nun is pwede na tayong mag tune up. Alright, so yan mga ka-racing, at nilagay na natin itong kanyang rocker arm with holder. At higpitan na lang natin at tapos na tayo. So okay na po ito mga ka-racing. At ito po yung ating GY6 125 General Overall. At ayan, natapos din sa wakas. At yun, shoutout sa mayari. At shoutout sa inyong lahat mga ka-racing. Maraming salamat sa inyong walang sama pagsuporta. At hanggang dito na lang. Ito lang mga sabi ko sa inyo mga ka-racing. Pray before the ride, ride safe all, and enjoy the ride. Bye bye. Okay, so ito na. At napaandar na natin itong ating GY6125 General Overall. So yan, napakatahimik ang makina. Thank you.